Mahigit 1.2 milyon pesos sa halaga ng ilegal na droga ang nasabat sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Rizal. Pag-unong balita si EJ Gomez. Balik kulungan ang 58-anyos na lalaking ito dahil sa panibagong kaso kaugnay sa ilegal na droga. Naaresto si alias Dave at ang 20-anyos niyang pamangkin na si alias Dion sa buy-bust operation ng pulisya sa Barangay Sampaloc sa Tanay, Rizal mag-aalas 10 ng gabi noong Martes. Nakumpiska sa kanila ang 5 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 100 gramo. Nagkakahalaga ang mga ito ng 680,000 pesos. Ang source ng kanilang binibentang shabu is sa Pasig. At binibenta nila doon sa mga sa Tanay through online. At yun nga, minsan may yung kaliwaan na sinasabi. Nagtatrabaho raw bilang isang electrician at caretaker ng isang farmland si alias Dave. Pero hindi raw sapat ang kita kaya napasok ang illegal drug trading. Aminado siyang gumagamit ng illegal na droga. Pero giit niya, taga-deliver lang siya ng ino-order ng mga droga sa kanyang amo. May nag-alok po. Hindi may iwasan. Tinanggap ko. Wala pong pera. Inuudyo ka po ako ng mga tropa. Hindi po ako nagbebenta. Opo, taga-dala lang po ako sa mga customer ng boss namin. Ang kanya namang pamangkin na si alias Dion na isang grass cutter sa farmland na damay lang daw. Nasama lang po ako. Ano ba dapat yung gagawin mo lang doon? Bibili po ng ulam, ma'am. Sa Palengga po. Sa custodial facility ng Tanay Municipal Police Station, nakakulong ang dalawang sospek. Pinaresto ka namin, ha? Masalang pag-iingat at pagbibenta ng ilegal na droga. Sa isa pang buy-bust operation, nasakote naman ng Antipolo Police si alias Jericho, na isa ring high-value individual target na nagbebenta rin ng ilegal na droga. Sa kanya mismong bahay sa Barangay San Roque, Antipolo City siya inaresto ng mga operatiba. Yung subject is from Cainta and we've been monitoring his activities dealing illegal drugs in Cainta and Antipolo City. Ang source ng kanyang shabu is from Taguig and Pasig. Na-recover sa kanya ang 13 pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 85 grams at may standard drug price na 578,000 pesos. Walang pahayag ang suspect na kasalukuyang nakadetain sa Antipolo Component City Police Station Custodial Facility. Naharap ang 3 suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.